Hindi mawala sa isipan ko ang kagandahan ng kalikasan, ang yamang dagat. Ito ang napakagandang bayan ko, ang Pilipinas, ang perlas ng Silangan. Sinasabi nila na overrated na raw ang Boracay, pero sa akin, hindi, dahil ito ang napakagandang kayamanan ng Pilipinas, ang kayamanan sa kalikasan, ang yamang dagat na talaga namang maipagmamalaki ko sa buong mundo. Sa aking pagpasyal, nakasama ko ang aking pamilya na pagtanto ko habang ang aking isipan, ang diwa at ang aking mata ay patuloy na tumitingin, nagmamasid at nagmamastan sa napakagandang Pilipinas. Ang karagatang ito na punong-puno ng yaman at talaga namang hindi ka magsasawa sa kagandahan, ang malahugot na hininga sa paglubog ng araw. Ang araw na punong-puno ng pag-asa, tila na nagsasabi na mahalin niyo ako, ingatan at protektahan niyo ang inyong kalikasan. Pinagmamasdan ko ang napakagandang lunti ang isla na kailangan nating proteksyonan para manatili ang kagandahan. Ang malakristal na tubig ng dagat na natulala ako sa linis at linaw nito. Ang napakasayang kulay ng mga isdang lumalangoy, tila na sumasayaw sa paglangoy sa ilalim ng dagat. At ang paglubog ng araw na nagbibigay liwanag sa hugis at magandang kulay ng mga isda. At paliligyahin ka sa talagang lamang napakagandang tanawin ng katahimikan ng dagat, ang liwanag ng araw at ang luntian mga isla. Kaya pa, go lang. Saan punta ni Boy? Ayan tayo actually. Napakagandang pagmasdan ang malaasul na tubig ng karagatan ng Pilipinas, habang ang marami sa atin ay masayang nakikinabang sa kagandahan ng kalikasang ito. Ang kagandahan ng kalikasang ito ay nagbibigay ng buhay at pag-asa sa mga mamamayang nakatira sa islang ito. Ang mga kababayan natin na dito umaasa ng kanilang pagkukunan ng pang-araw-araw na buhay at pangangailangan. Pagmasdan natin ang kagandahan ng kalikasang ito. Hindi ka ba nanghihinayang? Hindi ba tayo nanghihinayang na mawala ang lahat na ito? Kung mawawala ang likas na yaman na ito, paano na lang magigisnan at makikita na susunod na mga henerasyong Pilipino sa Pilipinas? Paano na lang ang mga kababayan natin na nakatira dito, na dito umuhugot sa pang-araw-araw ng kanilang pangangailangan para may maibigay sa kanilang mga pamilya? Huwag natin pabayaan dumating pa balang araw ang malakristal na maasul na tubig ng karagatan ay magmistulang kulay itim sa dumi.
ang mga iba't ibang uri ng isda na lumalangoy na mawala balang araw. Ang iba't ibang hugis at anyo ng mga corals sa ilalim ng dagat na bigla na lang maglaho na parang bula. Nakikita mo ba ang lunti ang islang iyon? Huwag na tayong maghintay pa na magmistulang disyerto ang lunti ang islang ito. Ang kakaibang gandang hugis ng mga bato ay huwag na nating hintayin na madurog. Makikita niyo rito ang mga tao sa bangka, kabilang na ako, ay masayang pinagmamasdan ang kagandahan ng kalikasang ito. Kung mawawala ang lahat ng ito, mawawala rin ang tuwa at saya sa loob ng bangkang ito. Kasabay ang pagwala ng ligaya, tawanan, usapan sa kalagitnaan ng karagatan. Kung ang lahat ng ito ay babaliwalain natin, ito ay magiging alaala na lang ng kahapon. Kaya bigyan natin ng malaking importansya ang kagandahan ng kalikasan ng Pilipinas. Sa ganitong paraan, patuloy tayong babalik sa lugar na ito upang ipagpatuloy ang magagandang alaala para sa iyo, para sa akin, para sa pamilya natin, at para sa mga susunod pang henerasyon. At higit sa lahat, kung saan ka man naroroon sa iba't ibang lugar ng Pilipinas na mayroong napakagandang likas na yaman, ay panatilihin natin ang kagandahan nito. Proteksyonan, ingatan, at magbayanihan tayo para sa patuloy na kagandahan ng likas na yaman ng buong Pilipinas. Marami pang ibang lugar na talaga namang maipagmamalaki natin ang kagandahan ng Pilipinas. Sana sa pagdating ng taon, paglipas ng panahon, ang magagandang kalikasang ito ay mapanatili nating maganda, malinis, maayos. Ikaw, ako, tayong lahat, tayong mga Pilipino, tayo rin ang makikinabang sa kagandahan ng ating kalikasan, environmental protection and rehabilitation is the key to success. Maraming salamat sa panonood.